Hello mga ka-vlogs, welcome back ulit ito sa ating channel at isang makulimlim na umaga po ulit sa ating lahat. At sa umaga pong ito ay magbibigay po kami ng tips kung paano po kami nagtatanim or paano po kami nagpapatubo ng rose na bulaklak. At alam naman po natin na napakahirap pong alagaan ang ganitong mga klaseng bulaklak. So ibibigay po namin yung mga proseso, paano po kami nagtatanim, paano po namin pinapatubo or paano po namin inaalagaan. So pipili po tayo o kukuha po tayo ng mga isasample po natin is itatanim po natin sa umagang ito. And then ano po yung maging kalalabasan at 13 to 15 days? Ano ba ang magiging epekto nito or ano ba ang magiging tubo nito pagdating ng 10 to 15 days? So kukuha lang muna tayo ng mga ilang sample po natin na itatanim at saka ipapakita po natin kung ano po yung mga proseso ng pagtatanim or paano po namin ito pinapatubo. So pagkatapos po naming maiturok yung stem ng rose doon po sa lupa is nilalagyan po namin ng ganito. So wala po siyang takip, tapos butas po yun dito, and then ito po yung mga kinakover po natin is para maiwasan po yung kung ano po yung mga klase mga insekto na pwede pong kuminsala po sa bagong tanim po natin. So pagkatapos po natin nalagyan ng empty bottles, after 10 to 15 days po, ang maging kalalabasan po niya is magiging ganito na po. Ayan. After 10 to 15 days, ito na po siya. Ayan. So pwede na po natin tanggalan yan kasi yung dahon niya po is buhay na po. Ganyan po siya. Ito po yung bagong tanim po natin na yung mga proseso eh tulad nung ginawa po natin kanina. Ayan. Yan po siya lahat. So sana ang kunting tips po na yan ay nakakatulong po sa atin kung sino man po yung mahilig sa bulaklak na rose at dun po sa mga nahihirapan pong magpatubo or nahihirapan pong magtanim ng bulaklak na ito is sana ay may kunting kaalaman po kaming naibahagi sa inyo kung ano po yung mga pinaka-effective way na paraan na pagpapatubo po ng bulaklak na to. So sa ulit, kung bago ka po lang po sa channel na to, ay inanyayan kita mag-subscribe at i-click ang notification bell. Nang sa ganun ay marami pa po tayong pwedeng i-share sa inyo. Marami pa po tayong mga kaalaman na pwedeng ibahagi sa inyo. So sa ulit ay magandang araw po sa ating lahat. Mag-iingat po kayo at God bless you all.